Okay, isang mabilis sa BTC. At nakakita tayo ng medyo walang galaw ngayon after natin mag-push down. At meron tayong pinag-usapan dito na potential na 5 waves na pagpabagsak noon. 5 wave count, 1, 2, 3, 4, 5, na ganyan. Then, ang abang natin dito, meron tayong potential na ABC correction na malaking ganyan. Mas, siguro, depende kung malaki ba, di natin sure kung gaano kalaki actually. Pero sa akin kasi, weekends, Sunday pa ngayon, so expected natin na medyo hindi ganun pa, di pa ganun kalakihan ng pag-bounce, no? So, may possibility na lumaki itong bounce na to sa weekdays, okay? So, mapapansin din natin na saan tayo, nasa support tayo ng range na to, no? Itong range na to na pinag-breakoutan natin at bin-breakdown ulit lang rin natin. At itong white line na to, hindi natin sure kung valid ba to. Kasi kung titignan natin ang volume nito, yan ang volume nito na meron tayong some sort of ascending triangle dito na pu-push down, push up, push down, push up, push down, tapos breakout. Eh dapat ang itsura ng volume niyan pabagsak lahat. Kaso ito nga yung pinag-usapan natin, parang kakaiba tong volume natin, meron tayong pataas. Okay? So medyo kakaiba tong ano no, tong volume na to. So hindi ko sure kung okay ba tong gantong ascending channel tuloy. Trend line na to, ascending trend line, uptrend line na to, napapuntang ascending triangle, no? So hindi natin sure kung may use ba to. Pero makikita natin medyo meron tayong some sort of breakdown retest dito sa mga to, no? Hindi pa natin masasabi. So ano ko yung gagawin ng BTC sa current na galaw na to, no? Ano yung gagawin? So napag-usapan natin na meron tayong potential na 5 waves dito. Titignan natin yung ano, no, yung 1.618 na target ng third wave. Makikita natin dito ganun pa rin, no? So titignan natin yan. So meron pa tayong 1.618. Tapos yung pinag-uusapan nating fourth wave, mukhang nangyari na. Tingnan natin. So ito yung third wave, no? Third wave. Check natin yung fourth wave mula dito sa second wave hanggang third wave. Ang minimum target ng ano ng fourth wave 0.236, pero umaabot siya ng 382 minsan. So ito ang minimum target, oh, na-reach niya, nag-reject agad. Hindi siya nakapunta ng 0.382. So makikita natin meron tong some sort of resistance rin dyan, or sabihin natin mga parang ganyan yung itsura ng resistance yan, no? So may confluence tayo dito sa 236. So ang fifth wave, madalas ang target neto umaabot ng 1.236, 1.272 hanggang 1.618. Titignan natin. So mula dito sa third wave, fourth wave, hanggang dito sa yan, sa fourth wave, titignan natin saan siya umabot. 1.618, nagko-close above 1.236 hanggang 1.272, no? So ibig sabihin, clear na meron tayong 5 wave market structure diyan na pabagsak. Okay? Kapag meron tayong 5 waves na ganyan na lahat pasok sa ano, lahat pasok sa impulse wave theory. So ganito, no, madalas ito yung mga rules ng impulse wave theory, no. Mag-aaral tayo ng first wave at walang measurement of some sort, oh. At least ayun yung alam ko, ha. Walang measurement. Ang pinaka may measurement dito, o kaya sa, kasi ang measurement nito sa loob, eh. Sa loob ang measurement nito. So basically pwedeng kunwari ito, no. Ito yung measurement ng first wave, no. Etong buong to, first wave to, at sa loob nito may measurement. Dito, ito yung most likely, ito yung measurement. Pero pinaka unang first wave, yung pinaka unang galaw, most likely walang measurement. So ito, for example, mula dito hanggang dito, hindi natin malalaman yan. Ganon lang. Hindi natin agad-agad malalaman yun kasi may some sort of ano yan. Kailangan mag-breakdown ng mga targets. So for example, kunwari, mag-aano tayo, mag-consolidate. Ayan, ang tag dito. Mag-re-retrace tayo kunwari na ganito. Mag-re-retrace tayo kunwari. Ang kakalabasan yan, bullish or bearish. So iisipin ng mga tao, bullish to kasi nag-bounce sa 382. Pero pag nag-break naman dito, maiisip naman ng mga tao, okay, meron na tayong second wave dito. Mag-aaron tayo ng potential third wave kasi na-break natin ang low dito. Okay?
So nakakasunod pa ba? So ang gusto ko lang i-point out ang first wave, sa alam ko ha, sa alam ko, walang measurement. Okay? At ang second wave natin, so kapag nakakuha natin yung first wave, no? First wave, ang second wave madalas, hindi ko pa pinapoint doon sa ano, sa pinakailalim ha, para lang ma-prove natin na yung rules ay tama. Ang second wave, umaabot ng 0.5 at 0.618. Madalas ang minimum target ng second wave, 0.5. Okay, titingnan natin. Nasaan siya? Nag-re-reject. Hindi bounce pala. Nag-re-reject. No? Sa 0.5. So, meron tayong, ano, no? Meron tayong confluence na itong, hindi confluence, more like proof na meron tayong second wave count dyan. Okay? Second wave count. Then, pinakita ko na dito kanina, meron tayong 1.618 target dito with highest volume madalas ang third wave. Makikita natin, highest volume to kumpara dito sa fifth wave. Okay, makikita natin since meron tayong blue line dito na pwede natin pagkumparahan. Yan. Mas malaki ang third wave. At makikita natin, meron tong tatlong red candle, no? Tatlong red candle. Oops. Yan, tatlong red candle. At ito, dalawang red candle. Na hindi ganun kalakihan to. Saktong malaki, pero pag kukumpara mo dito sa tatlong malalaking to, pag ipagsasama mo yan, most likely ang itsura niya parang ito. Isang, ito yung third wave, ito yung fifth wave. Ibig sabihin, mahina na ang fifth wave. Okay? So, lahat ng rules ng ano ng impulsive move to the downside, pasok. Okay? Kailangan natin maging aware doon na lahat ng rules ng 1, 2, 3, 4, 5 na to, pasok ang rules niya sa impulse wave theory na pagbagsak. So, anong meaning nun para sa BTC? Kapag ganun ang ano ang rules ay lahat pasok, ang kinakalabasan, tumataas ang probability na meron tayong at least ha, meron tayong at least ABC correction na malaki na A, ito A. So, itong B, hindi natin sure kung nasaan. Okay, itong, ibig sabihin, itong A or possible first wave, hindi natin sure kung first wave siya or A wave, eh, sure na meron na. So, either A or 1 yan. Sure meron na to. Okay? Magkaroon tayo ng B wave at C wave. So, hindi natin sure kung gaano kalaki ang B wave at C wave, no? Pero alam natin, babagsak tayo eventually. Okay? Ay lang ang alam natin, ang sure natin, or more like hindi naman sure, no, hindi naman lahat ng technical analysis 100% sure. Ang gusto ko lang i-point out, highly likely na babagsak pa tayo. Okay? Highly likely na babagsak pa tayo. Hindi natin sure kung gaano kalakas. Hindi natin sure kung ABC correction lang na ABC na ganito or yung malaking klaseng 1 2 3 4 5. Okay? Hindi natin sure. So, titignan natin, meron tayong dito sa mas mataas na part na to, meron tayong potential A wave na mas malaki. Na meron tayong A, meron tayong B, meron tayong potential C. So, nakakasunod pa ba kayo? Actually, punta lang tayo ng Binance lang para mas malaki yung ano yung Bitstamp na lang. Teka, Binance na lang tayo. Para clear, kasi since ang pag-uusapan lang natin dito, ano, yung, ano ba tawag dito? Yung pag-uusapan lang natin, yung impulse wave theory lang, punta tayo ng Binance. And then, delete natin lahat ito kung ano man tumaka ito. Yan. Then, alisin natin itong volume. Okay, so meron tayong, ano, no? Meron tayong potential na 5 waves dito mula sa mataas na part na to. Ito yung local top, no? Meron tayo 1, 2, 3, 4, 5 completion. So, may possibility itong buong to A wave. Okay? May potential na A wave lahat to. Okay? So, ibig sabihin meron tayong isang malaking A dito, isang malaking B dito. So, lalapag ko muna yung C dito saglit, ha? So, bakit dito yung B? Ang B laging 3 waves, no? So, meron tayong 3 waves dito. Meron tayong 1, pataas na move. 2, pababang move. Then, 3,
pataas na move. So ABC ulit yan. Itong A hanggang B. Okay? So ABC, itong AB line na to. AB line. AB line. Okay? Since alam natin meron tayong 5 waves dito, most likely dito sa B hanggang C 5 waves din. May tinatawag na zigzag correction na 5-3-5. No, meron tayong 5 impulse, 1 2 3 4 5 3 waves. 1 2 3 then isa pang 5 waves. 1 2 3 4 5. Ito ang 5-3-5 na zigzag correction. Okay? Ibig sabihin, meron tayong ABC correction na zigzag. A, B, C. Okay, ganun ang itsura. So, control Z ko na. Since alam natin na meron tayong 5 waves dito, expect natin itong C wave may 5 waves din. Okay? Actually, ang C wave lagi 5 waves, no? Wala pa ako nakikitang C wave na hindi 5 waves actually. So, C wave lang ang laging 5 waves. Pero, anong point kung 5 waves to, but natin kailangan alamin kung 5 waves or 3 waves lang tong A wave, no? Kasi kapag 5 waves tong A wave, may mga iba't ibang klaseng correction, no? So, ito yung mga example ng correction. Meron tayong mga, sabi natin, magko-correct lang tayo ng flat correction. A, B, C. Ito, 3 waves, 1, 2, 3. Ito, 1, 2, 3. Ito, 1, 2, 3, 4, 5. Excuse me, 1, 2, 3, 4, 5. Flat correction. Mga ganon. Kapag sabihin natin, yung mga other types of correction na sabihin natin, expanded flat, A, B, C, tapos magpapump to, magpapump yan. Meron tong A, B, C, or 1, 2, 3. Meron din tong A, B, C, or 1, 2, 3. Then, 1, 2, 3, 4, 5. Bago magpump. Okay? So, may mga ganong klase. Ibig sabihin, yung mga flat correction, madalas 3 wave ang A wave niya. 3 wave ang A wave. Pero pag mga zigzag correction, A, B, C, ito yung zigzag. Kaya siya zigzag, no? Kasi malalim or malaki ang galaw. Ito, 5 to. 1, 2, 3, 4, 5. A, B, C, 1, 2, 3, 4, 5. Malaki tong klaseng correction. Kaya natin inaalam itong A wave. Bakit importante itong A-wave para malaman natin kung anong direction ng market? Eh kasi para malaman natin ang type of correction na gagawin ng BTC. Okay? At least yung minimum na correction, no? So ito yung nakikita kong type of correction na malaki-laki, no? Na mukha tayong may zigzag correction. So dito makikita rin natin nag-i-start na to mag 5 waves. Ibig sabihin, mag-aaron to sa loob ng B hanggang C, mag-aaron to ng 5 waves. Meron na tayong 1 or A. Hindi natin sure pala, no? Hindi pala natin sure kung A to, no? Actually, baka 1 nga to, no? Kasi B hanggang C pala to, no? So, meron na tayong potential 1. May paparating tayong 2, 3, 4, 5. Hindi natin sure kung gano'ng alaki to mga to, pero ang alam natin, meron tayong important targets dito. Dito sa area na 22k hanggang 19,500 or basically 20k. So saan siya nagla-line up? Dun sa mga sa area ng potential drop na gagawin ng BTC. Okay? Para ma-complete tong ABC correction na to. Okay? So most likely kapag na-complete tong ABC correction na to at nag-bounce lang tayo dito sa box na to. Diyan sa box na yan, kapag diyan lang tayo nag-bounce, napaka-bullish nun. Okay? Ibig sabihin, tapos na ang bearish market structure dito. Nag-bounce tayo dito. Meron tayong pupunta tayong daily. Meron tayong higher low na possible na ganyan. Higher low, ibig sabihin, meron tayong first wave, second wave, third wave paparating. Okay? So, kung asun pa kayo, congrats. So, ano no, medyo magandang sign yon na confirmation of end of bear market yon. Confirmation. Kasi doon din natin makikita yung potential double bottom rin, no? Sabi natin, pwede ring head and shoulders pattern na inverse head and shoulders. Meron tayong ano dito, meron tayong shoulder, meron tayong head dito, meron tayong panibagong shoulder dito. Nababagsak tayong ganyan. Panibagong shoulder, tapos
pwede natin masabi, meron na tayong some sort of reversal pattern na malaking ganyan. Reversal pattern, then kapag mag-breakout, dito banda, yan, saan kaya ito maaarating? Sa ATH area. No? ATH area. Okay. So, ganun lang yun yung nakikita ko sa galaw ng BTC sa ngayon. No? So, highly likely, sa short-term time frame nga lang, highly likely na makikita natin, magko-correct muna tayo ng maliit dito, magko-correct tayo siguro maliit. Tignan natin, no? So, ang C wave madalas, tignan mo natin, ang C wave madalas, ano, no? 1.23, tama ba? 1.236, tama, 1.236 hanggang 1.618 ang target. So, titignan natin to. Kung hanggang saan maaarating ang C wave. So, mula dito sa taas, dito sa ilalim. Zoomin tayo unti para ma-pinpoint natin to. Yan. Hanggang dito, nasa ng target, 1.272 or 1.236 area. Hanggang 1.618 nasaan ang, so kanina hindi ko pa mini-measure to, no, hindi ko pa mini-measure to pero bumibilog na ako dito. Yan, bumibilog na ako dito, di ba? Kasi alam natin na meron tayong support diyan. Alam natin kung nasaan ang technical target ng potential na move na to, ganito, no. Yan, makikita natin, medyo nasa ilalim tayo, ha? So medyo kailangan natin mag-ingat dyan. Yan. Alam natin meron tayong target dito na kapag nag-breakdown tayo dito sa neckline na to, meron tayong area ng 1.272. Kapag yung ano naman, yung other type of double top naman na flat yung ilalim, ganito ang itsura, flat yung ilalim, double top, dito tayo sa taas hanggang dito, mas malaki ito. Ganyan. 1.618. So, andi dito lahat, no? Andi dito. At yung ano, yung anong tawag dito? Yung rule sa ABC correction na ang C wave umaabot ng 1.236 or 1.272 hanggang 1.618. E pasok. Pasok na pasok sa potential drop neto, no? Potential drop. So, ito lang yung gusto kong maging maingat kayo. Okay? Since meron tayong potential paparating na C wave dito at hindi natin actually na-reach ang 1.618. Sabihin natin dito lang, no? Kasi pag nag-lower low tayo dito, delikado 'yon. Okay? Kapag nag-lower low tayo, na-reach natin ng exact ang 1.618 na actually, baka nag-weak down pang ganyan, mapapaisip tayo dyan. Kakalabas ang kasi, meron tong 1, 2, 3. Hindi siya C wave, magiging third wave siya. Okay, babantayin natin yung volume dyan. Oops, sorry. Babantayin natin yung volume dyan. Kapag dito nagkaroon ng volume spike rin, pwede tayong maka-expect dyan na napakadelikadong move neto kasi ang kasunod neto, may kasunod pang lower low yan. No? Pupunta tayong daily. At itong move na to, some sort of first wave pa lang to, possibly. Okay? Kasi mayroon tayong mas malaking wave dito na may possibility na mayroon tayong A wave, B wave, at mas malaking C wave. Di natin sure kung saan banda tong C wave. Pwede hanggang 14K lang to. Ganyan. Tapos baka dito pa yung A wave. Na ganyan ang itsura, possible yan na meron tayong some sort of expanded flat correction dito na A, B, C, then 5 waves to the downside to, possible. So ibig sabihin kapag makita nating malaki tong alisin ko na to, ha? Yan, eto, alisin natin to, malaki tong paparating na third wave na to na ganito, kakalabasan, meron tayong malaking ganito. 1, 2, at ito, third wave, malaki-laki agad. Lumagpas tayo ng 1.618 na breakdown natin to. Lower low to, no? Lower low tayo dito.
sabihin natin ganyan as 4, then 5 may possibility na ganito kakalabasan, no? Or baka mas malalim to na lower low, ganyan kakalabasan. Okay, so gusto ko lang kayo maging aware dyan. Pero kapag ito nangyari na, kapag ito nangyari na, complete na ang ABC correction natin. A, B, C. So ano ang laging kasunod ng ABC correction? So dito na kayo mag-accumulate ng matindi. Diyan kayo mag-accumulate ng matindi. Hindi financial advice, pero ako gagawin ko yan. kung bibigay sa atin ang BTC, mag-accumulate ako ng matindi dyan. Kasi ang kasunod ng ABC correction, eto. Okay? Ganyan ang kasunod ng ABC correction na malaking to. At itong move na to, first wave pa lang to. Kakalabasan, possibly. Baka first wave pa lang to. Then magkakaroon tayo ng second wave na isa pang takotan bago doon sa pinakamalaking aabot siguro ng mga 1 million. Hindi natin masasabi kung hanggang saan. Kahit pwede natin masabi kahit bukas pwede na mag 1 million eh, no? Depende sa sentiment ng tao. Kung na-brainwash lahat ng tao na bibili tayo ng BTC, bili tayo, magpapump talaga yan. Joke lang yan. Pero ganun talaga yun, no? Kapag depende sa ano, emosyon ng tao, kung gusto nila bumili bigla ng BTC, magpapump yan kahit anong mangyari. Okay? So, ayun lang siguro update natin. Gusto ko lang i-point out na itong move natin ngayon, may some sort of confirmation tayo dito. Ito. May some sort of confirmation tayo dito sa 4-hour time frame natin na meron tayong 5 waves. At ito, ang B wave natin or potential second wave natin. Check natin, no? Bago natin yung end yung video. So, sabihin natin yung first wave to, no? Itong buong to. Pwede tayo mag-bounce hanggang dito sa mga area to, no? Dito sa mga area to. Pwede tayo mag-bounce dyan. Okay? Ito ha. So, tignan natin sa ano, sa index kung nasan banda yon. Tignan natin mula dito sa taas hanggang ilalim. 0.5. So, nasa ano lang siya, no? Anong to? Anong drawing to? Ilalim ng ano? Ilalim ng distribution schematic at ibabaw ng malaking channel na to. Ito, no? So, para, baka nalilito na kayo, no? Pero nakikita ko kasi. So, meron tayo. Lalagyan natin ng box, ha, para makita nyo lang na maigi. Ito. So, ito. Ibabaw ng... Ito, meron tayong ano, no? Malaking ranging channel dito. So, ang price nasa ibabaw nito. Ibabaw. So, mula dito. Then, meron tayong etong part na to. Ito, ibabox ko, ah. Etong part na to, meron tayong some sort of distribution schematic dyan na nag-play out na. Nag-breakdown na, or more like, nagkaroon ng uptrust after distribution, weakness, breakdown, technical target met, then nag-pump na. Okay? Ibig sabihin, dito sa loob na to, meron tong range. Okay? So, ang kakalabasan ng itsura nito parang ganito. Mula dito, hanggang dito sa ilalim na to. Yan. Gawin natin ano kayang pwede. Gawin natin puti. Actually, masyado na maraming puti. Anong gusto ng kulay? Dilaw? Green. Green na lang. Yan, green. So, lalagay lang natin as green saglit, ha. Yan, buburain ko lang rin yan. So, eto, makita na tong green line na to, tsaka yung green line dito sa ilalim. Titignan natin yung ano, yung rejection area niya. Exactly dun sa rule ng ano ng second wave, no, umaabot ng minimum of 0.5. Ito. At meron tayong green line dito. Okay? So, pwede tayong maka-expect kapag magbabounce to, pwedeng umabot dito yan. Okay? Then potentially babagsak na ng medyo malaki-laki ang kalabasan. Okay, so ilang i-update natin, no? Ingat sa trades at GG's Boys.